na kayang gumawa ng himala. Katulad ng sinabi doon sa ating awit kanina, may himala. Mga bulag ay nakakakita, mga bingi ay makaririnig, mga pilay ay makakalakad, at ang mga sakit ay mapapagaling ng ating Panginoon. At katulad po na sinabi ko sa inyo, mayroon po tayong mga kapatid na nais nilang ibahagi sa inyo yung makabutihang ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At pamumunahan po tayo ni Mami Anita Tomas mula po sa Santo Cristo. Yan, malapakan po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa ating lahat. Nais ko lang pong ipatutuo ang buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Una sa lahat, nung nakakilala na ako dito sa iglesia ito, alam niyo po, ako ay number one na mananayas sa wedding. Yan po ay nabago ng Panginoon sa akin. At ang mga biyaya sa akin ay patuloy na nagbibiyay ng pagpapala sa akin ng Panginoon dahil sa pagsunod ko sa Kanya. Ang isa pa pong patutuo ko ay ako po ay may karamdaman na rheumatic heart. Yan po ay hindi birong sakit sa akin. Kasi ang maintenance ko sa gamot, 7 klase po yan. Sa loob ng isang buwan, kukonsumo pa ako ng 5,000. Taon 2008 po yan. Ikumpara po natin ngayon, sa panahon ito siguro hindi lang po, doble na po siguro sa 5,000. 10,000 na po kasi siguro yun. Dahil po sa patuloy kong pag-attend sa gawain ito tuwing Linggo, ay ang hamon ko sa Panginoon ay isa na lang ang hinihiling ko sana. Panginoon, pagalingin mo ang sakit kong ito. Kasi walang gabit araw akong tumatawag sa Kanya. Ang sakit ko talagang grabe. Kaya ang hamon ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, pag ako gumaling, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaya naman po, hindi naman agad-agad na pinagaling ka ng Panginoon. Tinest ka ng Panginoon kung hanggang saan ang pananampalataya mo sa Kanya. Kaya naman ako po patuloy na nananalangin sa Kanya, taimtim, gabi at araw, umiiyak ako sa Kanya. Kung hindi mo ako mapagaling, Panginoon, kuhanin mo talaga ako. Yan po ang hamon ko sa Panginoon. Pero sa awat habag ng ating Panginoon, isang araw, masigla na ang pakiramdam ko. At wala akong pagsiglan na kaligayahan sa nangyari sa buhay ko. Ang pangako ko sa Kanya, ibibigay ko Kanyang buhay, ang aking buhay sa Kanya. Kaya naman, nakikita nyo sa paghahayo, 67 na po ako. May sarili akong sasakyan ng motor. Humahayo po ako yan. Dahil tumatanaw ako ng malaking utang na loob sa Panginoon. Yan po ang pangyayaring naganap sa akin na binigay ng Panginoon sa aking mata. Kaya, salamat po sa kay Lord at sa ministeryo ito, kay Apostol Ricardo de Carillo, dahil sa pag-pray nila. Alam niyo po, sa dating daan, nalikot lang po ako dito, pero mas lalo po akong ginabayan ng Panginoon dahil sa buhay ng ating Apostol Ricardo de Carillo at sa ating pastora na masipag na sinasamahan namin sa paghahayo. Wala akong nararamdaman ng sakit dahil dito, kaya
pagsisigin na maglingkod sa Panginoon. Ito lang po ang aking pasasalamat. Ay nakasama ay hinamon niya ang Diyos, kung hindi mo ako pagagalingin ay kunin mo na lang ako, di ba? Pero dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay kayang gumawa ng kahit na ano pamang imposibleng bagay na gawa ng Panginoon o ginawa talaga ng Diyos na siya ay pagalingin, dahil ang hamon niya sa Panginoon ay ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Na ibig sabihin ay paglilingkuran kita, Panginoon. At yun nga po, tinupad niya ang kanyang pangako sa Diyos na siya ay maglilingkod. At sa edad na 67 years old, siya po ang kasama namin na nagmo-motor, nagda-drive ng kanyang tricycle para kami ay makapunta sa mga lugar katulad ng lugar po ninyo dito sa Caballero. Kaya salamat po sa Panginoon sa kagalingan kay Mami Anita, dahil sa kagalingan iyon, iyon ang nagbigay ng daan sa kanya para sa mas malalim niyang paglilingkod sa ating Panginoon.